Five monumental crimes in 5 decades of existence. Ang Plata Miranda Banning ay bahagi lamang ng isang seri ng kampanya na ginawa ng CPP. Ito yung bahagi na sinasabi naming Oakland, big leap forward eh. Pero mahigpit na patakaran dito na sino man ang magsabi ng kinalaman natin sa Plaza Miranda ay may pinakamataas na kaparusahan. Pero dumating ang panahon na nang nasa Isabela na, nagkukwento na itong si Danny Cordero, pinanindigan niya na talagang siya, sila, ang naghagis ng Granada sa utos ni Joma. Bagamat itinago ito at pinilit na ilihim. It was a series of rallies and strikes, demonstrations against the government, which was held in the first quarter of 1970. Kami ni na Jose Maria Sison, siya kami bumuo ng tinatawag na Youth and Students Bureau ng PKP, HMB, DA. Under that, tinayo namin yung kabataang makabayan. Yun ang pinaka-background ng pagbubuo ng tinatawag na first quarter storm. Yung mga estudyantan, sana naman sila, and they made it a point to try to attack Malacanang. And because of that, yung mga namatay at maraming nasugatan. Kung naipakita namin yung umirala yung revolutionary situation, may kakayanan na talagang armado yung NP na sumagupa. Ipagkakaloob na sa ni Choin Lai yung tulong na pinansyal at armament. Si Fidel Acawili, ito yung nagsaayos ng MB Karagatan. Siya yung nabigyan ng tasking na bumili ng barko na ginamit namin. I was given the mission talubungin yung mga armas sa eastern shores ng Isabela. So yung pamalit kay Sison, Champson, yan ang gumagawa ng palisya na lahat ang mga tao pinag-imbestigahan sa bawat level ng unit. Talagang kayang kanila. Meron namang tinatawag sila na korte, kangaro. Pagpunta ka doon, parang ano na yun eh, parang tapos na yung desisyon. Formality na lang yung pagpunta mo doon. So in Davao alone, pinataya na mayroong mga more or less 1,000 ang pinagpapatay ng sarili mga kasamahan. Sa unang panahon, peaceful ang tribong Higaonon dire sa Caraga, dire sa Agusan del Norte. Nahinumdum ko sa una lang, 1973, gipatay ang akong apuhan kasi dato mang kalase senior. Gipatay sa kapitalistang gitawag nga Nalco na Sipit Lumber Company. Pag kamatay sa akong apuhan, nagmagat ang tribo sa tibok dire sa Agusan del Norte. Tapos pagkahuman ni Ana, ma'am, gisakyan sa rebuilding MPA. So, nahitabo nga niabot ang CPP-MP in DF. So, gi-organize ang tribong Higaonon sa NPA busa kami mismo madali nga na doktrinahan o dali ni adapt sa sistema nga gipasabot sa CPP-MP. Na dala ang tribo dahil sa alok ng CPP-NPA-NDF noon na tulungan ang tribo na makipaglaban sa Nalco. Yun pala, hindi yun ang totoong pakay target ng CPP-NPA-NDF. Kung hindi, ginagamit nila ang Nalco na maging kadahilanan para ang tribo sumali sa kilusang CPP-NPA-NDF. Nahimong dili na maayo ay gubot na og nahitabo nga diha na nagpinatyanay na. Nagunay na ang mga igsoon, parente, wa na igsoon, wa na ginikanan, wa na uban pa. Tiin, nagunay na sa pinatyanay
tungod sa gidoktrina sa kalihukang CPP-NPE. 12 anos pa ko nakamata na kog NPE. Tapos ang eskwelahan sa mua, trips nga eskwelahan. Pag kuan ko nag-eskwela ko og trips, gikan sa grade 1 hantod sa grade 7. Di ako nakatapos sa Alcadib. Pagkatapos ko ng Alcadib, gipamaestra ko nila. Tapos ang mga MPA na sa mua. Gipasulod ko nila, gikuan ko nila, gi-invite ko nila nag-anas. Dili ba wala mang kumuhawa tungod kay ikapoy ko sa gira or na-demoralize lang ang akong nauna ngadto sa katawhan. Tungod kay ang akong panglantaw is daan pa kong sawa pa kong musampa is patruyito, makabayan talaga yung paniniwala ko para sa mga tao. Iyong sinapihan kong NPA, hindi naman akma yung trabaho namin, mga ground commander, dun sa mga plano o para sa katauhan. Kuna kag pagkatuman to kang sugo dan, gawa ngong kadot kang lista dan, o siruti ka, o pabayra kat ka na alikansi. Kuna ka bumadad, bahadang kat. Kung diin, gibana-bana ang mukabat sa 40 million pesos danyo sa pito pa lang ka mga ekipo. These are the examples of permits being given by the New People's Army to the candidates. But these are not for free, depending on the position of the candidate. Kung natayong patangay din sa sinasabi ng mga komunista, 50 taon na ito, my God. In 50 years na hindi ito nagtagumpay, ibig sabihin, ayaw ito ng mamayan. Itigil na natin. At ang kawawa ay susunod na lang Pilipino. 5 decades of insurgency, deception and conspiracy to overthrow democracy and abet communism. The CPP, NPA, and DF has left untended wounds of victims and horrors that still haunt the present and future of the Philippines. To put a stop on 50 years of exploitation, these accounts hope to heal the wound that are tormenting the Filipinos and to get the justice long denied.